Hi! Hello mga ka-OFW! So ang daming nagtatanong kung pwede bang magpagawa ng e-travel account sa kaibigan or kamag-anak. So yes, pwedeng-pwede mga kadam. So ganito yung gawin ninyo. Okay, so una, pumunta tayo sa Google at i-search ang e-travel.gov.ph. So yun, yung nakita nyo pinakauna, yun ang bibindot natin. So kailangan ilagay natin yung mismong email address natin tsaka password kasi ito na yung permanent na gagamitin mo once na nag-travel ka ulit. So next na gagawin is mag-create tayo ng account. So ilagay natin yung email address and password. So continue natin and once na naging success na, mapupunta tayo dito. So kapag napunta na tayo dito is double check natin yung email natin kung may na-receive tayong OTP. So yun yung ilalagay natin para mag-continue. So ito na nga galing sa email ay meron na tayong na-receive na OTP. So okay na yan at naka-register na tayo. So paggawa pala ng password natin is dapat at least 12 characters at dapat mayroong uppercase or lowercase na isa. And then meron dapat isang symbol at mayroong number. So ayun na nga, dahil naka-register na tayo ay mapupunta na tayo dito. So unang gawin mo ay pwede ka na mag-take ng photo or pwede ka rin mag-upload ng picture mo yung maganda. Charot. So you are a passport holder. Then lagay mo na yung first name, middle name, last name, ganun mag-fill up ka na. At ilagay mo na lahat ng mga personal information mo dito. Including your permanent country of residence. Oo, sa ano yun, sa address mo sa Pinas yun. So you must always double check para i-submit na natin. Okay, so ihanda mo na yung passport at ticket mo. So dapat meron ka na yan. So mag-register na tayo. So travel registration for me. And then by air. And then arrival or entering Philippines yung ilagay natin. What's the purpose of your travel? If you're an OFW, ilagay ang OFW. Tapos traveler type, aircraft passenger. And then anong name ng airlines natin? Oman Air. And lagay na rin natin yung flight number. Pagka connecting flight ka, yung flight number na kung ilalagay mo is yung pangalawang sakay mo. Hindi yung una kasi magkakamali ka dyan. So ilagay na natin yung flight number ng pangalawang sakay nating aeroplano kapag connecting flight tayo. So yung origin natin, o kung galing tayo sa Kuwait, o ilagay natin Kuwait. Tapos airport of origin is Kuwait International Airport. And then yung date of departure, kung galing ka magta-travel. So with transit or connecting flight, so ilagay natin kung saan. So country of transit, Oman. And then yung airport to transit is Muscat International Airport. And then yung date of transit. So next is yung destination natin or airport destination, saan ka balalapag. So nandyan yung mga lahat ng mga airport ng Pinas. So saan nga balalapag ang Oman Air. So ang sinerge ko is dito sa Inaikina International Airport Terminal 1. And then yung date of arrival natin. Tapos yung destination natin sa Pinas, if sa residence o mag-hotel ka pa. So residence and then same as permanent country of the Philippines or region 2. So double check mo na and then next. So dito na tayo sa health declaration. So ilagay lang natin no and no. So after ng health declaration, dito naman tayo sa baggage declaration. So dito nakasulat lahat ng mga bawal at hindi bawal na dalhin sa baggage natin. So basahin mo lahat yan. And then pindutin natin ng no. At kung meron ka mang i-declare, ay pindutin mo lamang ang yes. At ilagay mo dun kung ano yung mga yon. And next is yung number of baggage natin. Yung check-in natin kung ilang piraso and hand carried kung ilang piraso yun. So kung 2, ilagay ang 2. Tapos first time visiting Philippines, yes or no. Then next. So dito na is declaration signature. Lalagay natin yung signature natin. O ganyan, gamitin mo lang ang kamay. Tapos yan, ilagay mo na yung signature mo. So mag-isa ka lang ba mag-travel? Yes or no. So pindutin mo lang. So dito may time ka pang i-check and double check lahat ng mga personal details mo kung tama ba or mali. So nang matapos na ay submit mo na. And then kapag natapos na natin i-submit ay ayan na, congratulations at natapos na rin. So ayan na nga, screenshot mo na beshi. So ayan na yung e-travel mo and send mo na sa friend mong nagpagawa. O diba, ganyan lang.